Meron tayo dalawang pasyente. Electric kettle. Ito ay Kiowa KW1364. Hindi daw nagana. Testingin muna natin. On natin. Nagana. Okay. Nagana. Ito palagi nagluloko. Minsan nagana, kalimitan. Hindi. Dito naman tayo. Ito pa isang pasyente. Mango. MG1823. Ito siguradong hindi na ito nagana. Hindi na tayo mapapaya dito. Saksak natin. On. Wala. Okay. Pare-pares naman ang base yan. Tanggalin natin itong Kiowa. Isaksak natin yung base niya. At dito natin ito ilagay. On. Hindi pa rin nagana. So may problema itong kettle na ito. Ito ay buksan natin. Dito muna ito sa switch. Dahil duda ako sa switch niya. Although, maganda naman yung tunog. Yung dalawang wire niya, buksan pa rin natin to. Tatanggal ito. Tester tayo na sa resistance lang tayo. Ito ang on, ito ang off. Lalagay ko lang yung dalawang test lead natin dito. 1.3 ohms. So buo ang switch. Buo ang switch. Punta tayo sa ilalim. Buksan natin to. May bakas ng sunog yung wire o dumi lang. Mayroong bakas ng sunog. Testerin natin tong heating element. Hindi na mahalaga kung naka-on o off ang switch kasi direkta tayo sa heating element. Sa resistance lang ulit tayo. mega ohms. Okay, hindi tayo nakakontak ng maganda. 40.8 ohms. Ibig sabihin, buo tong heating element na to. Sa mga tuwid, kung ayaw niyang mag-on, pwedeng hindi tayo na-contact dito sa kanyang base. Ito yung kanyang base mo kung maganda naman yung contact. Pero may gusto akong isang check dito. Kita, sa contact kasi ng base, nakikita natin yung dalawang paa kung nakaangat siya. Tingin ko okay naman to eh. Ito gusto kong i-testing. Ito. Ito ay switch din. Kung mapapansin natin, ang power ay pumasok dito, lumabas dito. So may tigkabila ang contact yan. Tester ulit tayo, nasa resistance tayo. Okay. Isang paa nito, etong pula, dumiretso lang naman dito. Dito na tayo. Dito wala. Dito wala. Gitna, ground to eh. Wala. Dito tayo sa kabilang terminal, sa kabilang paa. Dito, wala. Dito, wala rin. Oh, wala siyang connection. Okay, hindi. Ang tester ko pala ay dumaan na sa switch. So, ito pala papunta sa switch. Isang wire ng switch. Okay, dahil buo naman yung switch, i-on ko na lang. Yan. Ibig sabihin, dumaretso na yun hanggang dito sa terminal na to. Overload. Yan. Buo siya. Ibig sabihin, may nakakuha lang tayong maliit na resistance. Ibig sabihin, itong contact na to, pumunta doon sa switch, bumalik dito, nadaan. Ibig sabihin, itong labas na to, dapat to dito. Wala. Kung titignan natin ng malapitan, meron tayong makikita doon maliit na contact. Tanggalin ko yung test probe. Ayan. Contact yan. Ayun, oh. Nakanganga. Sa kabilang side, merong model nito na may contact kabilaan. Meron mong wala. Ito yung parang secondary thermostat niya o overload, overheat. Okay, nag-trip yan.
Buksan ko. Ito yung pinaka-secondary thermostat niya. Naire-reset to. Saan na ba ito nire-reset? Kaya kumontak na. Bunutin ko lang to. Nakakontak na siya. Nauga pala oh. Nag-init na to. Nauga siya. Itong kabila. Nauga rin. Parehas lang pala. Ayan, dito nakasalpak yung terminal natin. Ayan yung contact niya. Kabila. Ganun din. Ayan o. Oh, nakakontak siya. Tapos ito may screw maliit. Dapat ito inihigpitan. Kasi naliligaw nun nandas yung contact niya. Oh. Pwedeng bahagyang tumaglid. Pero okay pa naman. Tapos ito yan. Itong dalawang to yung pinaka bimetallic strip niya. Meron itong nakalagay dito. Pwede natin consider to na hindi ako sigurado. Pero nakalagay sa kanya. T125. So, ang pagkakaintindi ko, maaring sa 125 degrees Celsius, magtitrip na itong dalawang to. O yun yung rating nila. Kasi ang boiling temperature natin, dun sa primary switch natin, yung pinipindot, ay 100 degree dapat magtitrip na yun. Posibleng yun ang sira. So, kaya ito ay secondary lang, protection to, na pag nagkaroon ng problema isa, siya yung magtitrip. Kaya kung mapapansin natin, masunog na sunog tong isang to. Pero, pwedeng sa loose connection yan. Dapat yan linisin, tapos pag binalik natin tong terminal, dapat pigain para maigpit na. Okay? Pero sa ngayon, okay na to. Pag binalik natin, malalaman lang natin pag binalik natin. Hindi ito ang sira. Nag-trip lang to. Posibleng yung kabila ang sira. Kung paano siya i-reset, hindi ko alam kung paano i-reset. Kasi pagkaangat ko, pagtanggal ko, kumontak na. Kasi ito, dapat to nabalik to eh. Nabalik siya. Baka nag-stack up lang. Ito ay bimetallic na element o nagre-react siya sa temperature. So, meron siyang rating. Kaya dapat, pag sobrang init, nabot niya 125. Magbabago yan ng posisyon. Kaya ganun yan, no? Tick! Dahil lang para iangat niya yun. Ayan, no? Nabalik siya ngayon. Kasi, hindi naman mainit. Pag uminit, maglalaki yan sa ganun bago pag lumamig, babalik. Posibleng nag-stack up siya sa posisyon na yun. Okay? Etong socket na to ay may nabibili rin pamulit. Nakakita na ako nito. Babalik ko na to. Tapos, testingin natin. Higpitan ko na muna yung mga tornilyo. Babaklasin ko lang itong tatlong to bago higpitan ko yung dalawang yun. Tapos, balikan na natin. Tapos, ibalik na natin. Nakadiin siya palagi. Palagi siya nakakontak. Pero pag nag trigger tong bimetallic strip natin, meron siyang matutulak to, tong side na to. Dahil lang para umangat yan, mag-open yung contact. So, safety yan. Ito pala. Ito. Ito yung tiyatamaan, tong kulay puti na to. So, ingat tayo, nabubunot yan. Tsaka yan. Yan yung tiyatamaan pag nabento sa sobrang init na. Okay? So, higpitan ko lang tong dalawang screw na to. Huwag nyong irerekta to kasi safety to. Safety feature ng ating electric kettle. Kapares nito, wala siyang fuse. Kaya mahalaga to. Na meron tayo to. Pwede rin linisin nyo na yung contact kung nabuksan nyo to. Pero sa kaso nito, okay pa naman siya. Hindi ko nalilinisin. Ayoko lang nung nagalaw to. Tapos sabi ko nga ba, tandaan eh. Ayan, hindi pala magkakamali kasi may tapat-tapat yung tornilyo. Nagkapit ko na siya. Testerin muna ulit natin bago natin ibalik yung wire. Yan, ang ganda. 0.05. Kanina yan yung walang connection. Tapos dito sa baba. Ito, tsaka yung gitna, 1.0 ohms. Ganda. Ngayon, sa pagbabalik nito,
ito ay pipigain natin ng konti. Papaikumin natin. Para masigurado nating maganda yung contact niya. Kapag magte-testing tayo, mahalaga na merong cover kasi yung kumukulong tubig, yung pinaka-steam niya, papasok yan doon, papunta dito sa on-off switch na to. Ito yung nagka-cut-off. Okay? Testingin natin. Hindi pa binalik yung tornilyo nito. On natin. Tingnan natin ang ating wattmeter. Wala. Isa pa. Ayan, nagana na. 1.3 kilowatt pala. Kita ba sa ating wattmeter? Okay, off natin. Lagyan natin ngayon ng tubig. Kaya ako binalik yung cover. Kasi, kaya nag-trip yung posibleng hindi to nag-off o automatic. Lagyan ko lang ng konting tubig. Malamig yung nilagay ko. Ay, ito kagad. Konti lang nilagay ko. Para mabilis ang ating test. Okay, on natin. Kailangan 100 degree ay mag-ano na to. Kukulo na. Mamamatay na to. Pero, hindi naman natin kailangan ng temperature kung thermostat kasi hindi naman natin ito makikita eh. Ayan, nag-ising na siya. Ang palatandaan lang, kailangan lumalabas na yung steam niya o yung kumukulong tubig. ₱1.3 kilowatt, 5.9 ampere, grabe. Ayan, lumalabas na yung usok oh. Dapat yan, mamamatay na. Lumabas yung usok. Ayan, usok siya ng usok. Continuous yung usok. Nakikita mo sa ating camera, yun, nag-trip na. Namatay na. Okay. Bakit ganun? Nasira yung, o nag-trip yung secondary thermostat natin. Pero okay naman to. Sa kaso nitong electric kettle na to, ito ay nasira na noon. Ganyan din ang nangyari sa kanya. Nag-open yung ilalim, hindi siya nag-reset. Tapos, ito ay, nung tinesting ko, ito ay hindi rin nag-trip o namamatay, nag-automatic. Kapares ng nangyari ngayon, nag-automatic siya. So, nagloloko tong switch na to. Ayun, madumi. Nilinis ko na yun noon. Palagay ko hindi siya pwedeng linisin, pero nilinis ko siya. Ayan na, tatlong buwan nung nakakaraan. Tapos, umorder ako ng switch. At habang ginagamit ito, te-testing sa ego sa misis ko, pag gagamitin, pag kumukulo na, patayin na lang habang naantay yung pyesa. Yung pyesa, tatlong buwan na ito. Yung walang bubuksan kasi galing pa China. Pero, habang ginagamit siya ng ganon, pinapatayin na lang pag nakulo, napabayaan minsan. Ayan. Nag-automatic ulit siya. So, ito bago. Hindi ko sigurado kung magpipit dito. Parang malaki. Oo nga. Malaki nga masyado. Saan yung tornilyoan nito? Ay, hindi. Sakto lang. Oh, parehas na parehas. Parehas na parehas. Kaya papalitan ko na siya. Kasi alam ko magloloko ulit to. So, kung ganito yung sa kaso nyo, bantayan nyo siya. Kung magka-cut off siya, okay lang. Pero, more or less, nagloloko tong switch na to. Ito ay puro kalawang noon. Ano, dumi kita, nilinis ko lang yan. Niliyaliya ako. Pero, so yun. Mura lang tong switch na to. Parang 60 pesos lang, dalawa na. Nga lang, medyo matagalan dating. Kasi, galing pang China. Pero sakto siya, oh. Ito yung tornilyo niya. Puro kalawang na. So, kasi dyan napunta yung steam, normal yan. So, ito talaga ang prone sa sira. Itong switch na to. Pero sa ngayon, mas maganda, bago na yung switch. Kasi meron naman akong pamalit. Ngayon, babalik ko lang to. Wala pala yung yung kanyang switch. On, off, on, off. Okay.
sakto siya dito sa mango ng electric kettle. Sa tingin ko, pares lang din dito yan sa Kiowa. Pero may ibang posisyon. Tingnan natin. Tingnan natin kung pares sila switch. Para kung sakasakaling sira yung ganito nyo. Maglalagay na lang ako ng link sa video description kung saan ko siya nabili. Uy, kakaiba to ah. Okay, iba to Kiowa. May dalawang tornilyo pa dito. Dito natatanggal. Oh, parehas lang. Parehas lang. Parehas lang din. At, sakto. Sakto yung tianggal ko dito. Ibig sabihin, parehas lang sila. Okay. Kahit bago yan, te-testing pa rin natin syempre. Meron pa rin tayong tinatawag na factory defect. On natin. 1.31 kilowatt. 1,300 watt. Taas. Konti lang yung tubig na nilagay ko. Na-expect ko na saglit lang ito kukulo na. Ayan, namatay na. Ang ganda ng lagitik niya. So, good na siya. Kumukulo na yung tubig at switch lang ang problema. Maaring naglo-loko. Okay. So, hanggang dito lang ating video. Maraming salamat sa panonood at sana may natutunan kayo sa video na to. Maglalagay ako ng link sa video description kung saan ko nabili itong switch na to. Okay.